Deuteronomio chapter 22 verse 5. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pangbabae. Sino mang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Pinabayaan at tinalikuran ng Diyos ang mga naunang mga tao na gumawa ng kalapastanganan sa pamamagitan ng paikipagtalik nila sa kapwa nila babae at kapwa nila lalaki. Mga taga-Roma, chapter 1, verse 18-32. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlang nila ang katotohanan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na iniahayag ng kanyang mga gawa. Kaya't wala na silang madahilan pa. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kalulatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mauruming pag-anasa, hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, sa halip ay sa kapwa babae sila na ikipagtalik at naipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila na uhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila ipaparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masamang pag-iisip, pagkaingit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa chismis, mapanirang puri, rusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makakita ng iba pa na sila rin gumagawa rin ng ganoon. Levitico chapter 18 verse 22. Huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyong lalaki. Yan ay karumal-dumal. Unang Korinto chapter 6 verse 9-10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, ng lalait ng kapwa, ng daraya, ay walang kabahagi sa karya ng Diyos. Unang Timoteo, chapter 1, verse 10. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikiapid sa kapwa lalaki.